Hi! Welcome to Family Garden Adventures. At ang i-discuss ko po ngayon ay ang grafting ng mga moon cactus sa iba't ibang rootstock. Okay? Ito po ay isang moon cactus. At ang parte po ng isang moon cactus ay meron kang rootstock. Ito po, itong color green. At meron kang scion, yung nasa tuktok. Ano po ba ang mga kailangan natin gamitin sa pag-graft ng isang moon cactus? So una, kailangan natin ng panghiwa ng mga cactus. So gagamit tayo ng knife. Ayan po. Kailangan din natin ng gunting, scissors, at masking tape para idikit yung ating scion dun sa rootstock. Kailangan din po natin ng tweezers para ingatan yung ating mga kamay dahil matinig po ang cactus. At kailangan din po natin ng alcohol dahil kailangan nating isanitize yung gunting, yung knife, at yung tweezers. Kailangan din po natin ng pangpahid. Nandyan po ang tissue. At kailangan din po natin ng corkboard. Doon natin hihiwain yung ating mga scion. Ayun po. Ang una po natin gagawin ay ating isasanitize yung mga gagamitin natin panghiwa doon sa ating mga cactus. So, meron po tayong knife. Okay, kukuha po tayo ng alcohol. At bubuhusan po natin ng alcohol. Ang napili ko po na rootstock ay dragon fruit. At ang importante po ay dapat may roots na ang inyong dragon fruit bago kayo mag-graft. Kasi gusto natin na stable na yung ating rootstock para malipat yung nutrients sa scion. At ang pipiliin ko pong scion para sa ating moon cactus na dragon fruit ay itong orange na gymnocalycium. Ang importante, pipili po kayo ng baby na malaki na. Kasi pag sobrang liit, baka hindi siya mag-survive. So, piliin niyo po yung pinakamalaki dito sa ating moon cactus na orange. So, pipili po ako ng malaki. Nakita niyo po ito. Ito, medyo malaki na siya. So, ating iti-twist lang po. Twist. Huwag niyo pong uhugutin kasi baka masama yung stem. So, ayan po. Nakuha na natin yung baby nitong moon cactus. Ang gagawin naman po nating sunod ay puputulin natin itong baby ng ating moon cactus, ng ating dragon fruit. Yan. At tatapyasin din po natin itong dragon fruit. Okay. So, tatlo po yung side nito. So, sa bawat side, putulan ninyo. Ngayon, may matitira po sa gitna na matigas. Yun po ang vascular cambium ng dragon fruit. Okay? So, pwede nyo pong guntingin. Ang pwede nyo pong gawin ay ikutin muna siya. Yung ating hiniwa para mas madali nyo pong makuha yung dragon, yung sobra. Yan. At nakita nyo po sa gitna ang ating vascular cambium. Pwede nyo po itong gupitin sa gusto nyong size. At ang method na gagawin natin ay impaling method. So makikita po ninyo, nag-iwan tayo ng vascular cambium sa gitna. Itutusok po natin dyan yung ating scion. Ito po yung ating scion. So ang gagawin nyo po dito ay hihiwain natin using this. Iwain po natin. Yan. So, nahiwa na po natin. Ito. Itong ilalim. At makikita ninyo na medyo, malabo po ano, na medyo may mga sap siya na transparent. Okay? So, gawin nyo po ay ikis-kis nyo to doon sa dragon fruit para mas maging madikit sila. Okay po. So, dapat since medyo maliit po itong ating scion, ayan, maliit lang siya. So, babawasan po natin yung vascular cambium ng dragon fruit. Ayan. Ngayon po, bubutasan po natin ito
para ma-shoot natin dito sa vascular cambium. Medyo maliit lang po. Ayan. Ayan. Pag nabutasan nyo na po, pwede nyo na siyang suksok. Ang tawag po pala dito sa method na to ay impaling method na grafting. Ikutin nyo lang po. Ayan. So, makikita nyo po na nakadikit na siya. Okay. Bigyan nyo po ng pressure. At para ma-maintain ang pressure, kukuha po kayo ng masking tape. Ima-masking tape nyo po sa magkabilang dulo. Ayan. Tapos, ipipress ninyo ng kamay ninyo para magka-pressure. Tapos, ididikit yung masking tape sa kabilang dulo. Ayan. So, higpitan nyo po. Ayan. Pati dito sa kabila, higpitan din natin. Ayan, para may pressure. Pwede nyo pong doblehin yung masking tape ninyo. Ayan. Apply ulit ng pressure. Ilahin yung masking tape. Ayan. Ito na siya. So, nakapag-graft na po tayo ng gymnocalcium sa dragon fruit. Ito po, itong gymnocalcium na sayo na ito ay tricolor. Ibig sabihin, meron siyang tatlong color. Ito po, ang kulay nito ay may green, may red, at may yellow. Okay? Tricolor po. Meron din naman pong mga sayo na gymnocalcium na isang kulay. Halimbawa, ito po ay red. No? Pero ang rootstock niya po ay dragon fruit pa rin. Okay? Meron din po tayong orange. Ito po. No? So, ang rootstock nito ay dragon fruit at ang sayo naman nito ay orange na gymnocalcium. So, isa lang po ang kulay ng dalawang pinakita ko sa inyo. At kung iisipin po natin, magkano ba ang mga ganito na mga moon cactus? Kapag ka tricolor po, tulad po nito, maraming kulay, nagmamahal po yun. So, nabili ko po ito ng 1,400 pesos. Pero, sulit naman po kasi marami siyang mga baby. Okay? So, pwede ko pong i-graft din to at pag lumaki, pwede yung ibenta. Ito naman pong red na marami din siyang baby. Okay? Nabili ko po ito ng 450 pesos. At ito namang orange, nabili ko po ng 300 pesos. Ano ba yung mga rootstock na pwedeng gamitin? So, nasabi ko po sa inyo, puro dragon fruit po itong tatlo, no? So, may iba't ibang klaseng rootstock na pwedeng gamitin. Pero ang pinakamabilis na tutubo ang inyong sayon ay ang rootstock na dragon fruit. Ito po yan. So, ito po yung dragon fruit. At ito isang katibayan na meron siyang baby na marami itong nutrients. So, maganda siyang maging rootstock. Okay? Ano pa yung pwedeng maging rootstock? Ito po ay blue boy. Okay? Pwede rin po siyang rootstock. Meron din po tayong Pereskyopsis. Okay? Para po ito sa mga maliliit na sayon. Pwede rin po siyang maging rootstock. At meron din po tayong opuntia. Pwede rin po siyang maging rootstock. Ang sabi po sa mga napapanood ko sa YouTube, ang pinakamabagal na rootstock para lumaki yung sayon nyo ay itong opuntia. Cactus pod po ito. Ngayon, magkano po ba ang mga rootstock? So, ito po, itong dragon fruit, may mabibili kayo, malaki na, no? May mabibili kayong malaki na siguro mga 25 pesos to 50 pesos. Okay? Ito naman pong blue boy, ito yung pinakamahal sa mga sinabi kong rootstock. Siguro ang pinakamurang mabibili mo dito ay 120 pesos, 135 pesos. So, pag ganito kaliit. Pero pag mas malaki po, siguro mga 9 inches, 450 pesos. Pero syempre, ang haba-haba na nun. No? So, hindi yun pang grafting, pero pang propagation yun. Kaya pinapatangkad. Ito naman pong Pereskyopsis. Okay? Siguro makakabili ka nito ng 50 pesos ang isa. At ito naman pong opuntia pad. Siguro isang pad makakabili ka ng 50 pesos. So, ang pinakamura na rootstock ay itong dragon fruit at ang pinakamahal ay itong blue boy. Ang isusunod naman po nating i-graph ay
ating rootstock ay itong Blue Boy, pero ang ating scion ay ito pa rin Gymnocalycium na color orange. So again, galawin yung root base. Ayan. So ito na po yung ating green-up na Gymnocalycium sa Blue Boy. Ang isusunod po nating graph ay ang rootstock po natin ay Opuntia. Ang huli naman po nating i-graph ay sa rootstock na Periscopsis. Ngayon, pag tiningnan po natin yung Periscopsis, parang wala siyang tinik, pero maraming tinik yan. So, ang pinakamahirap na graphtan talaga dito ay yung Periscopsis dahil maraming tinik na maliliit. Okay. And then, kung mapapansin nyo, itong, so, paano ko hinahawakan yung Periscopsis dito sa mga leaves? Kasi walang tinik yan. Nandun po sa stem. Ano? So, hanapin niyo yung pinakamataba na part ng stem ng Periscopsis kasi lalagyan po natin siya ng moon cactus. So ang gawin niyo po muna, okay, pumili kayo ng medyo kakasya doon sa stem. So ito po, ano? So siguro nandito sa taas na medyo mas maliit kasi, ano? Yan. So i-twist niyo po. Twist. Yan, nakuha ko na po. Okay? Tabi po muna natin tong moon cactus. So tansyahin nyo saan yung stem kasing taba nito, yung diameter at yung diameter ng stem. So ayan, dito sa may bandang gitna. Okay, hawakan nyo sa leaves. Ayan. And then guntingin nyo na lang kesa manait pa. Ayan, ito na po yun, no? So tanggalin nyo po yung mga leaves, putulin ninyo para hindi siya kumain ng nutrients, mapunta lang po dun sa scion. Yan. 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 So siguro 1 cm po. Dapat walang leaves. Yan. Okay. Tapos ano pong gagawin natin dito sa ating scion? Tatapyasan po natin ng maliit. Yan. So tinapyasan ng maliit.
Ang ginagawa po ng iba, kumukuha sila ng mga ng leaves na pinutol nila. Ito. Ayan. Gugunting sa gitna kasi meron tong sap na medyo madikit. So, lalagyan ng sap itong stem ng Periscopsis. At lalagyan din ito ng sap itong ating sayon. Yan. Yan po. Lalagyan natin ng sap. Yan. Tapos, kikiskisin nyo po silang dalawa yung stem at ating Gymnocalycium. So, pwede po tayong gumamit ng tweezer para hawakan itong Periscopsis. Yan. Okay, meron po akong nakalimutan na item, no? Mga dalawang item. Hindi nyo po kasi, mahirap po kasi ilagyan to ng masking tape. So, ang kailangan po natin ay plastic at sipit. Okay? So, kukuha po tayo ng plastic at sipit. So, nakakuha na po tayo ng plastic at ng sipit. So, gagawin po natin, actually, tatakpan po natin to and then isisipit po natin. So, gugupit po tayo ng maliit na plastic dito. Ayan, ginugupit ko na po. Maliit lang naman. Ayan, gupitin po natin. Okay. Ang gagawin niyo po ay ipipress ninyo. So, yung gitna, ipipress po natin. Ayan, ng plastic. Make sure po na nakadikit pa rin yung sayon doon sa ating root base na rootstock na Periscopsis. At kapag nakadikit na po siya, pwede nyo na pong isipit. Medyo matinik po kasi ano, kaya medyo mahirap dahan-dahan lang. Ayan. So, para mag-apply po tayo ng pressure. Ayan. So, ito na po yung ating moon cactus on Periscopsis. Natapos na po natin yung pag-graft ng ating scion, color orange, sa iba't ibang root base. Ano po yung root base na ginawa natin or root stock. So, inuna po natin itong dragon fruit. Kita nyo po ba? Ayan. And then, sinunod natin itong blue boy. Ayan. Okay. Sinunod po natin itong opuntia. Ayan, na may dalawang moon cactus. At dalawang scion. At ang pinakauli, maliit lang po yung ating scion dito. At ito ang sipit method. Okay. Ganyan po natin siya sa Periscopsis. Ayan po. So, ang susunod na tanong po natin ay paano po ito aalagaan pagka-graft. So, ilalagay nyo po ito sa shaded area for 7 days. Huwag gagalawin, huwag didiligan, bawal paarawan. Kung masyadong maulan, pwede nyo pong takpan ng plastic bawat isa para hindi magkaroon ng moisture kasi gusto natin mag-dry po at mag-kalos agad ito. After 7 days, diligan po natin at huwag po nating ipapaarawan kaagad, no? So, indirect sunlight lang po. Siguro after 2 weeks, doon na po natin pwede siyang ilagay sa direct sunlight. Pero siguro morning sun lang po, 2 hours per day. Tapos eventually, after 2 months, pwede na sa direct sunlight. Pero po, ako po kasi hindi ko po talaga siya nilalagay sa direct sunlight. No? Kasi may greenhouse po. So maraming salamat po sa panonood dito sa grafting. Medyo matagal po siya. Okay? Don't forget to subscribe to our YouTube channel, Family Garden Adventures. Thank you and bye-bye.